36 na kabanata. Nagpatuloy pa si Elihu, "Pagtsagaan mo pa ako ng kaunti, dahil may sasabihin pa ako para ipagtanggol ang Diyos. Marami akong nalalaman at papatunayan ko sa iyo na ang Diyos na lumikha sa akin ay tama. Tinitiyak ko sa iyong hindi ako nagsisinungaling dahil ako nakausap mo'y tunay na marunong. Makapangyarihan ang Diyos pero wala siyang hinahamak. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Hindi niya pinapayagang mabuhay ang masama. At ang mga inaapi ay binibigyan niya ng katarungan. Hindi niya pinapabayaan ang mga matuwid. Pinararangalan niya sila kasama ng mga hari magpakailanman. Pero kung sila'y pinahihirapan na parang ginagapos ng kadena, ipinapakita sa kanila ng Diyos ang ginawa nilang kasalanan na ipinagmamalaki pa nila. Ipinaririnig niya sa kanila ang kanyang babala at inuutusan silang tumalikod sa kasamaan. Kung susunod sila at maglilingkod sa kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Pero kung hindi sila susunod, mamamatay sila sa digmaan na kapos sa kaalaman. Ang mga taong hindi makadiyos ay nagkikimkim ng galit sa puso. At kahit na pinaparusahan na sila ng Diyos, hindi pa rin sila humihingi ng tulong sa Kanya. Mamamatay silang kahiya-hiya habang bata pa. Pero sa pamamagitan ng mga paghihirap, tinuturuan ng Diyos ang mga tao. Natututo silang makinig sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Inilalayo ka ng Diyos sa panganib at binibigyan ng kalayaan at kasaganaan at mapupuno ng masasarap na pagkain ang iyong hapagkainan. Pero ngayong nararanasan mo ang parusang nararapat sa masasama, hindi ka na makakaiwas sa katarungan. Mag-ingat ka, baka matukso ka sa kayamanan at mailigaw ng malalaking suhol. Makakatulong kaya sa iyong paghihirap ang mga kayamanan mo at kakayahan? Huwag mong hahanapin ang gabi, ang panahon ng kapahamakan ng mga bansa. Mag-ingat ka at huwag gumawa ng masama. Pinahihirapan ka para makaiwas sa kasamaan. Alalahanin mong ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Walang guro na katulad niya. Walang makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. At walang makapagsasabing nagkamali siya. Huwag mong kalimutang purihin ang kanyang mga ginawa gaya ng ginagawa ng iba sa kanilang pag-awit. Nakita ng lahat ang kanyang mga gawa, kahit tinitingnan ito mula sa malayo. Tunay na makapangyarihan ng Diyos at hinding-hindi natin kayang unawain ang kanyang kadakilaan. Kahit ang kanyang mga taon ay hindi natin mabibilang. Ang Diyos ang nagpapaakyat ng tubig mula sa lupa at ginagawa niyang ulan. Bumubuhos ang ulan mula sa ulap para sa mga tao. Walang nakakaalam kung paano kumakalat ang ulap at kung paano kumukulog sa langit kung saan nananahan ang Diyos. Masdan mo kung paano niya pinakikidlat sa kanyang paligid at kung paano nito pinaliliwanag hanggang sa dulo ng dagat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pinamumunuan niya ang mga bansa at binibigyan ng saganang pagkain ang mga tao. Hinahawakan niya ang kidlat at inuutusang tamaan ang sinumang nais niyang patamaan. Ang kulog ay nagpapahiwati na may bagyong paparating. Kahit mga hayop ay alam na ito'y darating.